Ang dami nagtatanong ba't doon nag-therapy si Jules? Mamaya pag-usapan natin. Okay guys, hello! Kwentuhan muna tayo kung bakit nag-therapy si Kukoy. Tapos nakakalungkot din kasi sometimes nako-compare ko siya kay Jeya, pero which is not fair kasi iba-iba ang mga bata. In time, di ba anak? In time, oo. This is my family. Good morning, guys. Ay, good afternoon na. Late na ako late na ako nag-vlog dahil nga may meeting ako kanina. Tapos, ito inaasikasa namin yung mga papers para sa building permit doon sa bahay. Kasi nga, diba, may extension kami. So, ayan, yung mga pinaprepare namin ngayon. Ayan. Tapos, nagluto si Papa ng hipon. Hipon. Dito si Ralitza. Tapos, hindi namin alam. Ngayon ko lang din alaman na ano pala siya, allergic pala siya sa hipon. Ralitza, I'm sorry. Di mo, parang ilang beses tayo nagluto ng hipon. Dati kasi magsabay-sabay sila. Ayun. Ba't ka mga ko dati? Ayan, gusto ko yan ang hipon. Kasi ito pwede ko i-unli. Basta walang rice. Ito, makain na natin. Salanova. Pakulo tayo ng bulalo. So, habang nagpapakulo tayo, tanggalin natin yung mga latak-latak. So medyo matagal siya, pakulan natin ng mga 2 to 3 hours. Kaliwete talaga si Ju, guys. Tignan nyo. Kaliwa talaga gamit niya. Ay, may sinasalok-salok mo dyan. One more for Papa. Ayusin nyo lang yung salok mo. Ayaw. Maganda yung coordination. Oo nga. Yan ang assignment ng sa therapy, eh. Hand and eye coordination. Ang dami nagtatanong ba't doon nag-therapy si Jules? Mamaya pag-usapan natin. Yan. So, ayan guys, 2 hours na natin siyang napakuluan. Then, ito yung mga sangkap natin. Native pechay, celery, patatas, sibuyas, then may pamintang po. Hinulog ko na. So, hulog lang natin. Ulit. Alam niyo, kapag lumalabas ako dito, amoy dagat. Gusto ko tuloy mag-beach. Amoy ano, yung tahong. Kasi naman malapit kami sa Manila Bay. Kaya minum amoy. Pero pagpasok, amoy bulalo. Nagluluto si Papa ng bulalo. Easy lang ako guys, kaya hindi masyado nakakapag-vlog. I-upload ko yung Sansan na first impression. Hindi pala siya first impression kasi ibang products dito na subukan ko na. So, ayan yung ginagawa ko today. I-publish ko siya tonight. Makakapagluto na daw siya. Makakapag-upload ka na ba sa Kids Kusina? Ayun, hindi mga ato nag-upload kasi. Ang dami kayo naghihintay ng upload mo. Ang dami na akong na-edit na. Uwe! Kanina ka lang nag-vlog eh. Ito, bulalo ni Papa. Oh. Wala ka pa recipe nito, no? Yung bulalo mo. Special yung bulalo niya kasi may special ingredient. Sarap ba, Ju? Wow! Nakahubad siya, guys. Kasi ang init! Ang init talaga today. Si Jeya wala, tulog na. Hindi naman makasabay sa amin si Jeya. Tulog na. Kain na tayo ng bolalo ni Papa. Lambot, no? Ilang oras mo pinakuluan to, loves? Mga 2 hours low cook. Oh, sarap nito. 30 minutes pressure. Okay, guys.
Hello! Kwentuhan muna tayo. Dahil... Teka, naghahanap ako ng magandang pwesto. Ano? May hindi ba yung electric fan? Or naririnig nyo naman ako? Hindi ko naman naririnig nyo ako eh. Okay. Pag-usapan natin yung tungkol kay Ju. Kasi yung iba, mga bagong viewers, hello sa inyo! Malami na tayo mag-600K. Nasa-shock din ako. Pero alam mo, sa totoo lang, can I share something sa nafe-feel ko? Ayan, to be honest, grabe yung sipong ko, no? Ilang araw na. Feeling ko kailangan ko na mag-antibiotic. Ayan. Anyway, alam nyo ba, ngayon nafe-feel ko kasi sa main channel, malapit na tayo mag-1 million. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nafe-feel ko. Para akong kinakabahan na parang ayaw ko. Ewan ko, may kaba talaga. Parang masyadong malaking responsibility pag naka 1 million ka. Parang ganun yung feeling. Tsaka, ewan ko. Basta, pero thank you guys. Salamat. Sabi ko nga eh, hindi naman kasi, hindi yun sa number. Hindi sa number. Ayoko tumitingin sa numbers talaga sa totoo lang. Kasi, parang I do this for fun. Parang talagang bonus na lang kasi talaga na ayan na, I'm working with brands, mga ganun. Eh, tapos may kumikita ako dahil sa YouTube. Yun lang talaga. Parang bonus na lang yun sa akin. Pero, nagsimula ako dito sa pag-vlog kasi gusto ko, kasi nai-enjoy ko siya. Parang natatakot ako na pag dumating na yung point na maka 1 million na marami nang nanonood sa akin, parang baka mag-iba na yung parang wala akong tiwala sa sarili ko. Parang baka hindi ko ma-explain. Basta parang ako natatakot. Na kasi ayoko maging malaking YouTuber. Gusto ko parang, basta, hindi ko maintindihan. Hindi ko rin maintindihan kung anong nafe-feel ko. Pero yun, na-share ko lang. Natatakot ako. Yun lang, in short. Pero, ulitin ko guys, thank you sa lahat ng mga nanonood sa amin. Hindi ko nga alam kung ba't nyo kami laging pinapanood. Ang boring kaya ng buhay namin. Sa totoo lang talaga. Pero nung nagsimula ako dito, gusto ko talaga maging daily vlogs siya. Kasi, alam mo yung ang sarap sa feeling na nababalikan ko yung mga dati naming videos. Tapos, yung balik tayo tungkol kay Ju. Kasi ang dami nagtatanong kung bakit nagtiterapy si Tutoy. Kasi yung iba, mga bagong viewers. So, ayun, gusto kong i-share yung tungkol doon. Unang-una, nagpa-check up kami before. Kung hindi nyo napanood yun, nagpa-check up si... Pina-check up namin si Ju sa deathbed na talagang months, guys, ang bibilangin bago ka makasalang kasi talagang hirap magpa-schedule. Assessment sa kanya is, number one kasi na concern, yun naman ang sinasabi ng deathbed, number one concern ng magulang kapag dinala nila yung anak nila sa deathbed is kung merong autism. So, first assessment, wala na nakita yung walang red flags, walang signs si Ju ng autism dahil unang-una may eye contact siya. Tapos, maliban doon is, yeah, nakikipaglaro siya, nakikipag-socialize siya. Hindi siya yung may sariling mundo, hindi siya ganun. Pero, uulitin ko, yun lang yung sinabi sa akin ng DepEd. Not in any way na sinasabi ko na expert ako sa ganyan, ha? Wala rin akong alam. Kaya nga, nagre-rely lang talaga ako sa mga suggestions ng doktor. Kung ano yung sinabi ng doktor. Kaya namin siya pinasok sa OT or sa occupational therapy. So, nag-OT siya para ma-ready siya for school, ganyan. Tsaka, yung magkaroon siya ng... Yun nga, dahil yung pinaka-concern namin is yung speech delay niya. Kasi hindi pa siya nagsasalita. Alam niyo, pinagtataka ko nga kasi dati, pagbabalikan yung videos before, mga 8 months siya, ganyan, nagre-react siya pag sinabi naming dance, pag sinabi naming nagmamama na siya before, tapos biglang nawala. So, yun yung naging concern ko nung sinabi ko sa doktor yun. Na dati nagmamama siya, nagpapapa siya, pag tinawag siya, lalapit siya, pag sinabi naming dance, magda-dance siya. Tapos bigla na lang nawala yun, all of a sudden. Tapos alam nyo ba, niisip ko nga, kasi may mga nababasa ko, yun nga, mahirap din kasi talaga pag sa internet ka din nagre-rely eh, kaya kailangan sa doktor ka talaga magpakonsulta. Kasi pag nag-search ako, darling, mamaya na yan. May nabasa ako na dahil daw sa vaccine, kaya daw nagkakaroon ng mga ganyang ano. Pero hindi ko alam kasi syempre nabasa ko lang. Mahirap mag-rely sa internet, no? So yun, speaking of which, ayun na nga.
Masana tayo. Ayun, nirecommend ng doktor na mag-OTC juice and mag-speech therapy. So, nag-speech therapy siya dito sa bahay pero sandali lang. Pero nang mas nag-focus kami sa OT kasi mas kailangan niya yung OT para ayun, matuto siya yung nakaupo lang, yung mag-listen sa instructions. So, meron namang improvement so far and ayun, nag-start siya magsabi ng car actually last year pa nung November. Tapos nawala nung galing kami ng Qatar, nagka-car siya nun. Nung pagbalik namin dito sa Pilipinas, nawala na naman yun. Tapos, from time to time, sinasabi niya siguro twice a month, ganyan. Tapos, mawawala na naman. Tapos, nakakalungkot din kasi sometimes, nakocompare ko siya kay Jaya, pero which is not fair kasi iba-iba ang mga bata. Dati, parang iniisip ko, 3 years old si Jaya, nabibilang na siya ng English, tsaka Tagalog, na yun, may mga videos kami noon na napakita ko rin sa vlog yun one time, na si Jaya nung 3 years old, ganun siya. Pero syempre, iba-iba ang mga bata. Pero sa akin naman, by the way, nagpa-schedule pala kami ulit for second opinion sa DepEd. Pero malamang by April or expect daw namin. Huwag daw kami masyadong mag-expect sa April, baka June pa. So, ganun katagal talaga magpa-schedule sa DepEd. Ngayon, mas matagal yung waiting time namin. Dati 2 months lang, ngayon umabot ng 5 months. So, ayun, talagang hintay-hintay lang. Pero sa amin naman, sa akin, actually si Kits nga ayaw eh. Parang ako lang yung nagpo-push na, kasi kahit papano may background ako dyan, na pag-aralan namin yung nursing ako. Sabi ko, okay lang naman na pa-assess lang ba para at least kung kailangan intervention, kung kailangan i-therapy siya, mapa-therapy na namin ng mas maaga para ready na siya by school. Kasi mag-school na siya this school year. Sa June, pwede na siyang mag-school. So, ayun. Pero kung ano man yung assessment ng doktor, okay lang sa amin. Yun nga rin minsan siguro na aapektuhan din ako kasi bilang nanay. Pagka sa comments yun, nakakabasa ako ng nung last vlog, naloka talaga ako. Tapos may nagsabi pa, bakit pagtukol kay Ju sa ano niya, yung mga napapansin namin kay Ju, hindi ko daw nilalagay ng heart. Alam niyo, sa totoo lang, nababasa ko siya, pero ayoko lang na i-heart comment kasi mamaya isipin yun na kinonfirm ko yung sinabi niya na yun talaga yung condition ni Ju. Alam niyo yun, parang ayoko rin magbigay ng false expectation sa inyo na ganun nga si Ju. So, ang dami, ang nakakaano lang is nakaka-bother lang sa comments pag nagbabasa ako about kay Ju, ha. Parang, ayun na, nag-diagnose na ng may ASD si Ju. Kung hindi ASD, may OCD. May, ang dami-dami ng diagnosis na ginawa dun sa bata. Pero, sa akin naman, okay lang yun kasi free naman kayo sa comment section. Sabihin nyo lahat ng gusto nyo. Pero parang, sa akin, as a nanay, bigyan natin ng chance yung bata kasi syempre bata pa siya. Sa amin naman, kung ano man yung maging assessment ng doktor, wala kaming problema. Kahit na may autism siya, okay lang. Kahit may OCD siya, okay lang sa amin. As long as he's a happy, healthy baby. Yun yung importante. Diba, Ju? Oo! Basta yun, basta importante is healthy siya. Yun na, wala na akong hihilingin pa. Kasi, hindi siya sakitin. Diba, baby? Diba, napansin nyo ba? Hindi sakitin si Ju. Yun lang talaga. Hindi pa siya, medyo delay siya sa pagsasalita, ganyan. Pero yun na lang talaga ipagpapasalamat ko sa Diyos kasi binigyan kami ng healthy, happy, baby boy. Na wala na akong hihilingin pa. So, yun lang talaga. Hayaan nyo guys, mag-share pa rin kami tungkol dito kasi alam ko maraming nakaka-relate. Marami rin ako nababasa na comments na yung mga anak nila na hindi pa rin nagsasalita. Pero, wag natin, yun nga eh, sana mawala na yung pag-label sa mga bata kasi parang hindi natin sila binibigyan ng chance, binibigyan nyo na kagad ng ano na ganito siya, ganito siya. Hayaan nyo siyang mag-develop in time, di ba, anak? In time, oo. In time, magugulat na lang tayo kung anong improvement sa mga bata. So, yun lang naman na share ko lang. Pero, hayaan nyo guys, i-share pa rin namin yung journey namin. Kasi nga, isipin nyo, yun pa, inisip ko nga, baka isa rin yung reason. Kasi, di ba, na-operahan siya dahil nga sa cleft lip niya. So, iniisip ko, baka
mula nung inoperahan siya, kaya siguro na apektuhan yung speech niya, baka nagkaroon ng effect, baka nagkaroon ng effect doon sa development niya dahil na-operahan siya. Hindi ko rin alam, ang daming pwedeng reason, 'di ba? So 'yun, kagaya rin ng pag-update namin sa inyo before nung time na naghahanap kami kung saan namin pa-ooperahan si Ju nung may cleft siya. Balik pa tayo, rewind pa natin nung time na nalaman kong may cleft si Ju sa tiyan ko. So, ayun, masaya, okay yun sa amin. Parang, lalo na sa akin, kasi ako yung nag-start ng mag-vlog eh. Parang, ang sarap ng feeling na nababalikan ko yun dati na nalala ko nung nalaman ko na may cleft si Ju. Grabe, talaga na-depress ako noon. Nung buntis ako, isang linggo, kung hindi, yun yung pinakamatagal na time na hindi ako nag-vlog. Matagal na sa akin yun, guys, yung 1 week. Na parang iniisip ko kung itutuloy ko po ba yung pag-vlog. Mga ganun, kasi na-depress ako. Tapos sabi rin yung daddy, bakit ka titigil? Parang mas maganda nga yun. Parang naging idea rin sa akin yun na malay mo, may reason kung bakit. Oo, Ju, no? May reason kung bakit binigay sa amin si Ju na may cleft. Dahil nga, para may share namin sa iba kung ano yung journey namin. Diba? So, yun din niisip ko. Ayun, hayaan yung i-share pa rin namin sa inyo kung ano yung improvements ni Ju, tungkol sa therapy niya, kung ano yung mga kailangan gawin. Pero, so, sa ngayon is, focus namin is sa OT. Kasi yun yung kailangan niya before mag-school. Tsaka, as long as happy baby to, wala kaming problema. Oh, ano din yun? Tingnan mo. So, yun lang na share ko lang, guys. And, kung meron kayong questions pa, sige lang, feel free to comment down below. Tapos, itatackle natin yan sa mga susunod na vlogs kung meron pa kayo ibang question. Paglipat pala namin, lilipat din namin siya ng, hahanap pa namin siya ng school. Pero, malamang, bali, alam niyo, feeling ko mas marami pa nga sa QC, eh. Na ganun. But, ayun lang. So, yun na share ko lang, guys. Love, nagawa mo. May dadagdag ka pa. I-share. Sigits kasi lagi. Dapat ikaw nag-update kasi ikaw lagi kasama ni Ju sa therapy. Kasi puro boys sila doon. Kasi yung teacher ni Ju, boy. Boy. So, boy talaga yun. I mean, lalaki yung teacher niya. So, yun lang guys. Wala na akong masasabi. Pasensya na, kwentuhan lang tayo this vlog, ha? And, babawi ako bukas. Lagi naman. Lagi ko naman sinasabi, bawi na lang next time. Naging busy lang. Ayun, alam niyo na guys, kapag ganitong mga araw, medyo stressful, Tsaka dumating na kasi yung stocks namin, yung brushes. Tapos, marami inaasikaso. Business side, wow, ang gulo na ng buhok ko, diba? We'll see you tomorrow. Good night. Thanks for watching. Bye. Ayan yung World Pex. Ang laki ah. Meron sa loob, tapos meron din sa labas. Ayan o. Dinala namin yung stroller niya kasi malamang lakaran to. Ayan. Mabalik tayo. Hindi pa namin naikot. Parang kalahati pa lang. Naku, yan yung gusto ni Papa. Oh, na-ref. Oh. Akala ko ba hindi tayo bibili ng bagong ref? Bakit tumitingin ka? Itong mahal pala nung gustong ref ni Papa. Para sa face ko yan eh. Ginawa mo ng parang gulong kasi.